malaki ang usapin lately in the last several years about, you know, mga aktivista na nagre-reklamo, alam mo yung ganun. Pero in history naman, kung walang nagreklamo, hindi mag-improve yung sitwasyon natin bilang tao. Si Lucia ay hindi gaanong nakikita sa series so far. Pero mahal ko yung character na to because she along with yung character ni Kirst na yung kuya ni Lucia at yung lahat ng mga tulisanes, sila yung nag-embody ng mga tao na nagrereklamo. Malaki ang usapin lately in the last several years about, you know, mga aktivista na nagre-reklamo, alam mo yung ganun. Pero in history naman, kung walang nagreklamo, hindi mag-improve yung sitwasyon natin bilang tao. Kahit in current terms, kung nabuhay si Rizal ngayon, ay matatag din siya as reklamador. Diba? Pero noon, kung hindi siya nagreklamo, ang pagsulat niya ng Noli at Alfili ay paraan niya ng pagrereklamo. Nagreklamo siya kasi may mali. Nakaka-relate ako sa character ko kasi ako bilang also reklamador. But reklamador in the sense na pag may nakita ko mali, magrereklamo tayo. Nagrereklamo tayo dahil may gusto tayong baguhin for the better. Alam mo yung ganun. So, what I relate to about my character is kung ano yung nangyayari before ay nangyayari pa rin ngayon at importante pa rin ang mga tinatawag nating reklamador kasi sila din yung nakakatulong to help effect change. Kahit naman before tingnan natin yung history ng kababaihan. For example, noon binagbabawalang bumoto ang mga babae, pero may nagreklamo. Kaya ngayon, tayong mga babae ay nakakapagboto na ngayon. Meron tayong mga freedoms ngayon na tinatamasa natin kasi may nagreklamo noon. So, ito yung parte ng character ko at ng character ni Kirst na we're very proud to play because nagkakaroon tayo ng new ones in terms of how we see these people in society na hindi siya black and white. Merong nangyayaring narrative ngayon na pinag-aaway tayo, ginagawang black and white lahat ng bagay na parang evil and good. Pero pag ginagawa nating ganong simpleng dichotomy lang, hindi lumalawak yung pagkakaintindi natin about current issues. So, by going back in history, by going back to Noli and Elfili, we understand how these characters play a crucial role from back then, even up until now, na lahat tayo ay may silbi sa katilingban. What is the Tagalog? Katilingban. Society. Lipunan. Yun, sorry. Cebuano brain. So, ayun. I think yun yung pinaka importante sa akin sa role na ito na nabibigyan ng nuance yung discussion about uprisings or about fighting for causes na hindi lang siya pagrereklamo for the sake of pagrereklamo. Nagrereklamo tayo kasi may mali. Kasi wala namang magrereklamo kung walang mali, di ba? Kung walang mali, walang magrereklamo. At hindi pinipili ng mga tao na magalit. I mean, on a good day, pipiliin ba tayo na natin magalit? Di ba? Hindi. Di ba? Mas magpipiliin natin maging masaya, di ba? So, pero may mga nakakagalit talaga ng mga bagay sa lipunan ngayon na kareklamo talaga. At kailangan siyang patuloy na pag-usapan. And in the context of Maria Clara and Ibarra,
ang na-appreciate ko ay pinagpapatuloy natin ang conversation na ito na nagiging nuanced siya, na hindi siya nagiging black and white. Dahil ang issues naman sa lipunan ay hindi siya katulad ng basketball game na team A, team B. Hindi siya team A, team B lang. Maraming factors yan. Kailangan nating intindihin yung lahat ng mga gray areas in between. And also for me, just to add also as an actor, it's great for me that I like to be socio-politically aware and socio-culturally aware because it evokes it develops empathy for people from different sectors in society. And as an actor, any of those characters, I'm going to play them in any of my projects. So nagkakaroon tayo nagde-develop tayo ng pag-intindi, nagkakaroon tayo ng sense of kapwa in the same way that the character of Clay, nung in the beginning wala siyang pakialam, yung arc niya nagde-develop siya as somebody who just cares about herself, tapos biglang nagde-develop siyang sense of kapwa. Yung sense of kapwa, ito yung gustong i-develop ng show, not even just for the audience, but even among us as cast and crew, nagkakaroon kami ng sense of kapwa para sa mga tao who are members of this big barangay we call the Philippines. Yan. I really appreciate, I always say in the interviews that I've had recently, now I'm very proud to be part of this series because it's not every day you find a series that reinvigorates an interest in historical classics like Noli Mi Tangere and El Filibusterismo. Not just sa audience, pero kahit sa cast at saka sa crew na nagre-review kami, nag-google kami ng mga, tama ba yun? Kailan ba namatay si Elias? Kailan ba na ano si ganito? Tapos even I have a copy of the Noli. Kasi most of the copies that we've studied before in high school, mga abridged versions na siya. This is the first time I'm reading Noli Mi Tangere and it's Mimong. Sorry, my cat's here. this is the first time I'm reading Noli Mi Tangere in its original form. Na yung mga spelling niya ay yung mga letter KS, yung mga letter C pa. So medyo mahirap siyang basahin. May katabi akong dictionary all the time. So it has reinvigorated that interest to get into these classics. And ang ito nga yung sinasabi na ng many artists, and this is not a new idea, no, na ito yung power ng storytelling. This is the power of good storytelling. Ang scening ay lagi ko sinasabi, ang scening pushes us into a space where we all collectively introspect kung sino tayo as Filipinos, kung sino tayo as a society, kung sino tayo bilang isang bansa. Kumbaga, sabay-sabay tayong nag-introspect, sabay-sabay tayong nagre-reflect. And by doing that, nagiging matatag yung faith natin in who we are and in our belief in who we are and what we can do to change, to affect socio-political and socio-cultural change. What I admire about Vig is his passion for this project and any project that he does on the whole. On one of the first few shoot dates that I had, so I was talking to him before everybody was preparing for the scene, and he admitted to me one time that he misses doing films. Tapos ito yung sinabi niya that caught me. Sabi niya, namimiss ko na mag-film, pero kung maoferan ka ng ganitong pagkakataon na mag-direct ng ganitong klaseng series, tatanggihan mo ba? Sabi niya, hindi ako makatanggi, sabi niya. So I admire his passion for this project, and you just that gut feeling of his na hindi siya makatanggi na gawin ang project na to, to be at the helm of this project, along with all of the producers and the people who are behind this, the writers and the consultants that were well chosen also for this project. It's such a well informed series
I must say, and not just, you know, content-wise, it's very well informed. Visually, it's so beautifully done. Nag-set talaga siya ng mataas na standard. And it's all thanks to the people behind it, and to Zig. Thank you for being here, for committing to this project, and, you know, pulling it together along with everybody behind the scenes.